explainin natin yung products. Pero yun nga, kila ano, kila attorney, di ba nila talaga na-explain yung product further. At saka maganda nito, andito yung ating bagong product. Ito. So, i-explain ko lang. Ayun lang. Okay, okay. Kasi, ayun. May sabon na? Only for ano lang po? For demo. Yeah. Ayan. So, ayan! Unique na naman yung boses ko. Ayan, so, yun po, welcome po ulit sa atin dito sa Lemon Square. So, bago po mag-start, yun nga, magpakilala po muna ako. Ang pangalan ko po is Darren Mirasol. Ako po ay 1 year. Actually, mga 1 year na ako dito sa ano sa company, actually. So, ang maganda nito, nandito tayo para yung products ay ating makilala. Okay? Sa panahon ngayon kasi, hindi na tayo safe regarding sa mga nangyayari, 'di ba, yung virus, yung COVID, 'di ba, nandiyan siya. Ang maganda na yan, yung company natin gumawa siya ng mga products na nagbo-boost ng immune system. So ang maganda nito, yung mga products natin is very much available. Tsaka hindi tayo matatakot na mawala ng products. Bakit? Meron tayong sariling manufacturing plant. So nasa Tarlac din 'yon. Tsaka ang maganda nito, pwede ano eh, parang 5 minutes or 10 minutes away ando na tayo sa ano natin. So, bago ako mag-start, ipapaliwanag ko lang muna po sa inyo kung ano ang difference ng supplement at saka ng drugs. Okay? So, may whiteboard pa tayo. Nasa ba yung ating anyway, ayan. So para further lang, ako bago kasi nagdi-discuss na ano, dinidiscuss ko muna to para at least mas malinaw. Kasi iba, ang tingin nila sa mga products natin ay gamot. Actually, hindi po ito gamot. Ito po ay supplement. So malaki po ang difference ng drugs at saka ng food supplement. Ayan. Para sa mga iba na hindi alam ang difference nila dalawa. Pagdating sa pain, kailangan mo ang drugs. Okay? Kunyari, masakit ang ulo mo. Sir, kung masakit ang ulo mo, ano gagamitin mo? Vinadol. Ano, Vinadol. Tapos, Omniose, Vitesse, yung mga ganyan, di ba? Tapos, pag hindi kaya, Tugmolo doon 500, di ba? So, tugmo ulo mo doon 500 para hindi sumakit, di ba? So, basta pagdating sa pain, drugs ang gagamitin mo. Sa supplement, pwede rin siya sa pain at pwede rin siya kapag healthy ka. Ibig sabihin, kahit wala kang nararamdamang sakit, pwede mo siyang inumin. Ang drugs ba pwede mong inumin pagka healthy ka? Hindi. No. Diba? Yung syrup, pwede nyo ba inumin? Hindi. Pag ininom niya, ang tawag ko sa inyo, addict. Diba? Kaya nga yung cup syrup, bawal yung inumin yun pag wala nararamdaman kasi maano eh. Diba? Pinagbawal yun. So, yun yung difference ng drugs. Dito, andito yung overdose. Takot na takot sila dyan. Pag nakakakita sila ng mga gatong bote na malalaki, ang unang tanong agad sa'yo, kung ikaw ay distributor, sasabihin sa'yo, baka naman ma-overdose ako dyan. Diba? Actually, hindi ka ma-overdose dito. Bakit? Food nga eh. Pagkain na nagsusupply. Okay? Iba yung way niya sa way nito. Kumbaga sa EDSA, ito NLEX, ito SLEX. Hindi mo sila pwedeng maghiwalay yung dalawa. Bakit? Kailangan mo sila parehas. Kasi bakit? Pag na-aksidente ka, dumugo ulo mo, supplement ba yung makakapag-ano? Hindi, di ba? Kailangan mo pa rin yung pain reliever, di ba? Kailangan mo pa rin magpatahi sa doktor. Kailangan mo pa rin ng drugs. Di ba? Ngayon, ang ginagawa kasi nito, ang drugs, so, ang ginagawa lang niya, nagre-relieve ng pain. Ito, nag-re-repair.
Oh, di ba? Ang layo ng difference. Pero, magka-partner. Di ba? Siya ay nagre-repair ng organ. For example, may problema ka sa heart. Di ba? Yung baradong ugat mo. So, ginagawa niya, kung ito yung ugat mo, tapos merong barabara dyan, kailangan mo na pang-maintenance mo. Di ba? Para nang sa ganun, mag-okay yung nararamdaman mo. Diba? After 6 to 8 hours, babalik ulit yung sa normal yung ugat mo, meron ka na naman. Kaya minsan, maintenance. Diba? Minimaintain mo yung mismong sakit. Ang ginagawa ng food supplement, babakbakin niya to. Para at least, maging okay ka na. I-re-repair niya yung organ. Para lang sa ganun, yung tinatawag natin immune system, lumakas. Kasi sa panahon ngayon, kailangan, pag may mga virus na pumapasok, dapat ito lang ang malakas immune system. Kasi kung yan ay mababa, yan, magkakasakit ka talaga. Yan, magkakasakit ka talaga. Next, pag drugs ang pinag-uusapan, andito yung sinasabi nila na, di ba, pain, overdose. Tapos nandito, blocker. Yan. Kaya nga may mga drugs na blocker eh. Di ba? Ito naman, ang supplement, blocker din siya, at the same time, enabler. Diba? Yan ang trabaho ni supplement. So, pinapalakas niya. So, blocker to, ito blocker, at the same time, enabler. Sa drugs, drugs is the boss. Kaya nga sinasabi ng doktor, pag 7 days mong iinumin yung gamot, dapat 7 days mo talaga siyang inumin. Pag hindi mo ininom ng 7 days yun, tatlong araw mo lang inano dahil akala mo okay ka na, pag bumating yung sakit mo ulit, dumudoble yung nararamdaman. Kaya nga yung mga lagnat sumusobre eh. Diba? So dito, sa supplement, your body is the boss. Okay? Ibig sabihin, kung gusto mong umigi yung nararamdaman mo, okay, ikaw na bahala. Kung gusto mo, i-mega dose mo yung supplement, okay lang naman yun kasi pagkain siya eh. Hindi mo siya pwedeng i-over, hindi mo siya pwedeng gamitin dito sa overdose kasi pag drugs yan, magkakaroon ka ng problema. Diba? Ikaw ang masusunod. Kaya pala ang mga ganitong MLM industry, ang pinili nilang i-market is the supplement. Bakit? Sino ba boss dito? Tayo, di ba? Kaya ang MLM industry, ito ang binili. Kasi wala tayong boss. Di ba? At the same time, yung last, pag drugs, ito ang makikita mo. If symptoms persist. Call your doctor. Pag yan nakita mo, drugs yung hawak mo. Ito yung sa supplement. Yung walang kamatayan, no approved. Therapeutic claims. Yan. So, hindi ka pwedeng mag-claim na therapeutic ka kasi hindi ka nga gamot. Supplement ka nga eh. Pero hindi nga sinabing no approved therapeutic value. Diba? Kaya nga pagka ikaw ay gumagamit ng supplement, huwag mo sabihin gagaling ka dito sa supplement. Mali yun. Okay? No talaga yun. Bakit? Hindi ka nga, bawal mo sabihin gumaling ka dito. Although, gumaling ka naman, pero hindi mo pwedeng sabihin sa batas ng Pilipinas, hindi pa po tanggap ang natural. Okay? Hindi mo po tanggap. Hindi katulad sa Malaysia, sa Amerika. May kita mo yung bote nila nakalagay, approved therapeutic claim. Diba? Pag nakalagay approved therapeutic claim, kasi sila, kilala na yung natural eh. Tinanggap na nila, niyakap na nila. Dito pa lang naman sa Philippines ang hindi pa masyado. Kaya huwag mong i-claim na ikaw ay gumaling on a food supplement products. Kasi no yun sa kanila. Parang sinagasaan mo yung ano nila eh. Ego nila. So huwag mong sabihin gumaling ka, ang sabihin mo ganito. Nung gumamit ako ng supplement, nung gumamit ako ng Revive, yung nararamdaman kong paninikip ng puso is umayos. Yan. Hindi mo claiming na gumalik ka. Pero sinabi mo, umayos yung pakiramdam mo, guminhawa yung nararamdaman mo. O, hindi mo claiming.
na gumaling ka, di ba? Kasi ang supplement ay nakakatulong. Kaya tayo, pag nag-i-introduce tayo ng mga ganitong klaseng products, sabihin mo, yung mga nararamdaman mo, pwedeng makatulong po ang products na to sa inyo. At least wala tayong binangga. Okay? Huwag tayong gumaya sa mga ibang company na para makabenta lang is sisiraan pa nila yung ano, yung medical. Ano, eh, is ko 35 years nag-aral yan. Ikaw, natutunan mo lang naman ito. Diba? Sila 35 years nag-aral. Tugot pawis, inano nila, tapos sasagasaan mo yung ego nila. Kaya minsan, yung iba talagang no-no sa kanila yan. Ang maganda nito, yung ating Enerpixie at saka yung ating Revive, meron na po itong lab number or FR number, yung inahanap ng mga doctors. Kasi pag may mga FR number, pwede na nila yung i-reseta. Pwede na nila yung ano. So, lucky for us, meron na po itong dalawa. Ayan. So, yun. So, I hope meron po tayo natutunan dito. So, burahin ko na po muna ito ha. So, i-present ko na yung mga ano natin. Sa sobrang, yan. Sa sobrang.